na gagawin pa kayo sa Rojas Boulevard sa Maynila tuwing weekend ay nagiging instant hit or instant fish market pala ang lugar, lalo na kapag Linggo. Oo, bukod sa sariwa, bagsak presyo pa raw ang mga paninda dyan, Grace. Ha? Pero marami ang hindi approved dito. Umaksyon dyan si Gary De Leon. Nagmistulang palengke ang bahaging ito ng Baywalk sa Rojas Boulevard nitong Linggo. Iba't ibang klase kasi ng isda ang hinilera rito. Mula sa tilapia, galunggong, hanggang sa tahong. Ang mga namamasyal tuloy di maiwasang mapatingin. Habang ang ilan, isinabay sa pamamasyal ang pamimili. Eh, murang bilihan dito eh. Tsaka masarap pa, sariwa pa. Ting ano lang naman, pag walang pasok, pag Linggo, saka holiday, kasama na sa jogging, saka sa biking. Minsan nagpapabili rin ng mga family ko. Tumpukan ng bentahan mula 50 hanggang 100 piso. Depende sa dami ng papakyawing isda. Sabado at Linggo, matao. Kaya dito lang kami nagtitinda. Nanggagaling daw ang mga isda sa Cavite at breakwater ng Manila Bay at dinadala ng mga bangka sa gilid ng Baywalk. Ito rin ang nagsisilbing pahingahan ng mga mangingisda. Mura kasi sariling huli ito ng mga bata. Pero kung may puhunan, siyempre naman medyo mataas din. Pero pagka wala naman puhunan, okay lang kahit mababa. Pero ang ganitong tanawin, tila hindi katanggap-tanggap sa ilang dumadayo sa Baywalk. Pagka nandito, mag-jogging para makaano ng fresh na hangin. Hindi kasi maraming basura, tapos may mga paninda, mga isda. Dapat aalisin din yan eh. Bakit ko sir? Ito nakakasira sa... Dapat ang ganda ng tanawin dito sa Rojas Boulevard. Kaya lang ay hindi ba natin magpigilan sila. Aminado naman ang mga mangingisda na bawal magtinda sa Baywalk. Kaya nililimitahan daw nila sa 3 oras lang sa umaga ang pagtitinda. Umaaksyon, Gary De Leon, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.